Good morning! Welcome to San Jose, Occidental Mindoro. Pagtitingnan natin, napakaganda dito. Ito ang kanilang tinatawag na rolling hills. Nandito po ako ngayon para magturo ng culinary heritage tourism. At makakasama natin ang ating mga kapatid na indigenous cultural communities, particularly ang mga Buhid at Hanunoo Mangyan. So, titingnan natin ang kanilang kapaligiran at marami tayong matututunan para to sustain. Ito, nakikita natin ang kanilang sense of food security. Lahat ng kanilang ginagamit sa pagluluto ay nasa kanilang kapaligiran. So ito ang tinatawag nating zero kilometer dishes na very sustainable. Walang gastos. Sinatanong ko, ano ho ba? Nagpo-food budgeting kami. Ano ho ba ang gastos nyo? Anong cost of ingredients? Wala silang gastos kasi lahat ng manok, ng baboy, at ng kung ano-ano pa ay nasa kapaligiran lang nila kanilang alaga. So, ang nais nating mangyari ay to celebrate the rich cultures of our living treasures at marami tayong matututunan sa kanila. Ako po ang trainer pero ngayon I'm so inspired and enriched with so much knowledge that we can gain from our indigenous communities. So, maganda na makilala natin sila ng maigi at pasalamatan for keeping our cultural heritage alive. Ako po si Rosita Montajes, taga Sitio Bato-Ili. Ako po ay magbabayo ng nilagang saging upang aming kakainin ulam namin sa agurong with ubod. Ayan po, magandang maga. Magandang... Ay, ang cute! Ngayon lang ako nakakita ng mga baboy na hindi nakakulong. So, ayan, dalawa sila. So, ayan ang tinatawag natin na free-range pigs. Grazing greens. Oh, organic yan, ha? Puro damo lang ang kanilang kinakain. Oh my gosh. Cochinillo. Ang cute! So, ito ang kanilang pamumuhay. Normal na. Ang bawat bahay ay may alagang baboy, manok, at yung iba naman ay kambing. At sa kapaligiran ng kanilang bahay ay may mga tanim at yon ang kanilang source of food. So, matututunan natin sa ating mga kapatid namang yan ang sense of food security and sustainability. And they prepare zero kilometer dishes. Literally, naglalakad lamang sila. At kung yung iba naman ay kumukuha ng mga sangkap or their foraging ingredients in the forest. So kanina may nakita tayo na participant na siya ay pumunta ng gubat para manguha ng mga ingredients para sa ating culinary workshop today. At siya daw ay naglakad ng isang oras para lang makakuha ng sangkap. At pabalik dito, isang oras, so dalawang oras ang kanyang lakad. Pero very serene and peaceful. Ang cute! Kung nakikita natin, ayan, dalawang baboy. At may manok doon. Magkakaibigan sila. Ngayon ako nakakita ng baboy na walang tali. Tsaka walang amoy. Pairing sila, oh. Pairing na baboy, pairing na manok. Ngayon makakasama natin si Ray Rose, ang isa sa ating mga participants. Ano ang iyong inihanda ngayon? Sino kayo? Ano pangalan ng inyong grupo? Kami po yung group Matyaga. Kaya po kahit na anong hirap po namin na makarating dito ay
kailangan talaga na makarating kami dito sa aming pupuntahan sapagkat nais namin na makaluto pa ng ibang kutahe. Kaya ang inihanda po namin ng group Matiyaga ay adobo, ginataang manok na sa Mangyan ay taguban manok. Ano ang taguban manok? Yun po yung kung sa Tagalog po ay yun yung ulam na manok. Saan galing ang manok? Karning manok po yun. Yun po yung manok na yun ay native siya. Hinuli pa po namin sa bundok, naghabol. Hinabol-habol pa po namin. Pero sa inyo yon? Hindi po, ma'am. Ano, nakikita nyo lang sa bundok? Opo. Libre ang manok? Native po yun, ma'am. Maliit lang po siya. Libre ang native na manok? Hindi libre po. Yung pagkain. Wow! Yun po yung manok namin ay bitaw lang sa sa bundok po yung nakatira, yung ligaw na manok. Kaya po, ligaw talagang na nagtiyaga manok. Po kami na hanapin yung native talaga na manok. May mga manok po na tayong makikita sa kabahayan pero hindi po yun yung normal na native. May mas native pa po sa kabundukan yung mailap. Ngayon, meron ka dyan sa likod mo na baboy, na biik, na maliit. Yan ba ay ligaw? Pwede ba natin yan litsunin? Yan. Hindi ko po alam kung yung mga ilang buwanan pero ligaw din ba yan? Hindi po. Siya po ay baboy balay nun kung sa ano po. Sa Mangyan. Yan po yung baboy ng pamayanan. Pag sinabing baboy native, yan po yung baboy ramo. Ano ang baboy pamayanan? Yan po yung baboy pamayanan. Yan po yung nandito po sa atin na naaalagaan po ng mga tao. Ah, kahit sino aalagaan po. Siya. So, pag kinain yan, ano rin po siya? Hati-hati. Pag kinain po yan, pag kinarne, bawat bahay yan, naka-divide na po yan. Wow! Ang ganda dapat naman. Dapat po lahat mabigyan. Wala pong dapat matira. Kailangan pare-parehas po yung hati. Wow! Kailan siya, anong luto ang ginagawa kaya niya dyan? Minsan po, sinasabawan na lang siya. Sinasampalukan, dahon ng sampalok. Ang masarap po yan, ma'am. Yan po yung pang-asim namin. Tapos yan yung batuan. Tapos ang pinakakanin na po namin yung kurot or nami. Kurot? Ano po ang kurot? Yan po yung nami na may mahabang proseso na isa siyang halaman na tumutubo sa kagubatan na mahabang uhay kanyang bagay na maraming tinik. Tapos ang proseso niya po na yun, huhukayin niyo po ng gulok. O di kaya suwan yung sa Mangyan, yun yung panghukay po na kahoy. At pagkatapos balatan, gagadgarin po namin, tapos ilagay po namin siya sa banganan. Ay sa ano po, sa lagayan na may kuminsan po buri ang ginagamit namin eh. Tapos kuminsan balat ng kahoy. Yun po. Tapos mga ilang isang gabi at isang araw dapat nandun siya sa babaran, tapos kukunin po ulit pagkatapos ng isang gabi na yon. Isasala po siya. Pagkatapos ng sala, yun po ay ilalagay na po yan sa tubig. Para doon po, pag lumambot na po yung ano, mga 3 to 4, 5 days po yan bago maglambot. Tapos pipigain pa po namin, tatapakan pa po namin ng, minsan po ginagawa namin, kung sa kahoy po, ginaganto pa po namin, tapos dito po yung nami, para maipit po namin ng ganyan. Hindi na po namin aapakan. Para po mapiga. Wow. Minsan po, nagkakamali rin ang mga katutubo. Pag mayroon pong maliit na may matigas, hindi mo po siya pwedeng kainin. Kailangan iluwa mo siya, kasi yan ay makakalasing sa iyo. Mahihilo ka, ma'am. Kung gusto mo na kung paano malaman na pwede mo na siyang kainin, kapag mabango na siya, ma'am, yan ay pwede nang kainin. Yun. Okay, thank you. Ay, magandang umaga po. Ako po si Vince Yan Casimiro. Ako po ay Tourism Operations Assistant po sa Municipal Tourism and Community Development Office po sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng bayan ng San Jose. Bakit importante na gawin natin itong culinary tourism workshop? Napakahalaga po ng workshop na ito dahil kung atin pong babalikan po ang
kasaysayan po ng aming kultura, specifically po ng mga natives po dito, ng mga Mangyans po dito sa amin, ay marami po silang mga maipagmamalaki na hindi pa nakikita po ng mga turista. Kaya napakahalagang gawain po ito ng Department of Tourism para po ma-showcase at ma-promote po yung kanilang pinagmamalaki pong mga traditional at lokal po na mga pagkain dito sa bayan ng San Jose. Ano ang nararamdaman mo ngayon na ginagawa na natin ito? Dati mga usap-usapan, ngayon totoo na. Sa totoo lang po ay nag-uumapaw po ang saya sa aming mga puso. Maging po ang aming mayor po ay labis-labis po ang saya dahil ilang buwan lang po eh, ilang buwan lang po ang nakalipas nang mapag-usapan po ito na sa pamamagitan na rin po ng Department of Tourism MIMAROPA. At ngayon po na andito na, kaya excited na po kami sa magiging kalalabasan na ito at sa magiging resulta po ng workshop na ito para sa ating mga katutubo. Ate, wait lang, kukunan kita na gaganyan. Mainit po, sir. Okay lang. Natin ang nangyayari. Sorry po, nasa iba yung bundok. Okay lang, mami, yung mga photographers na dito. Ito, mga baboy! Mike, picturean mo yung mga baboy! Tabulin! Tabulin mo yan! Tapos may manok pa! Ang luya na pampalasa sa aming gulay ay hihiwain namin sa baon ng nyog. Ang baon ng nyog, ito po ay gamit namin kahit na ano po ang aming gagayatin, bao po ng nyug ang ginagamit namin sangkalan. Ito, gagayatin po namin ng pino. Bumibili-pili pa ako ng mga sangkalan na plastic, pwede palang bao ng nyug. Pag nagayat na po, saka po namin ilalagay sa gabi. Ito, tatakpo yung baon ng nyug na kinuskus, pinuhin, tapos ilalagay na po sa gabi. Ayan, ganun po kami magluto ng gabi. Ang sarap naman yan. Kunin ko pala yung nami. Sa lahat po ng pagkakasala, ito po ang aming ginagamit para pangbayad or ito po ang pinaka multa sa mga nagkakasala. Baboy po at ito po. Ayan. Ito po yung kanin. Ito po, maraming salamat po. Ito po ang aming grupo muli. Tulungan. Ang amin pong iniluto ay ang umagahan namin ay kurot, na ang ulam namin na ito po yung kurot na pagkain namin tuwing umaga, dahil po ito po yung matibay sa gutuman. Yung agurong naman po, ito po yung inasiman na agurong, ito po yung pinakaulam namin sa kurot.
Meron din po kaming niluto na pang merienda. May nilupak. Ito po yung binayo namin na saging. Tapos, hinaluan din po namin ng kaunting asukal. At may niyog na ginadyan. Tapos, may merienda pa rin po kami. Ito po ay isang mais na binayo din namin. Sinangag muna siya, tapos binayo siya sa lusong. Pagkatapos maging pulbo siya, nilagyan din po namin ng kaunting asukal. Tapos meron din po kaming merienda pa rin. Isang ayari sa halaman na ito'y tinatawag na pipino kung sa Tagalog. O kung sa amin ay kundol. Ang sawsawan niya po ay may iba na piniga po siya. Tapos may hinalong luya at may kaunting asin. Kaya po siya nagkulay pink dahil na po sa kamyas. Yan po. Ang iba ay pwede pong pantanggal ng mancha sa damit. Tapos may ulam din po kami pang espesyal sa mga bisita. Ito po yung ginataan naming manok. Native po na manok. Ito po yung nakikita pa sa kagubat. Magandang umaga po. Kami po yung grupo po namin ay group 3 na tinatawag po naming garamitan. Ibig sabihin hawak. Tulong-tulong po kami. Ngayon po ay ipapakilala ko po sa inyo ang aming nilutong pagkain. Ang una po naming inilutong pagkain ay yung merienda. Saging o hinog? Saging. Okay, yung saging po nito ay ito po ang aming pag hilaw po siya, ginagawa po namin siyang kanin. Ito na po yung pinakakanin po namin. Pag hinog po siya at nilalaga po namin, siya po yung aming merienda. Okay? Ang sunod po naming niluluto po ay yung ulam po namin. Ay ulam na gabi na may dilis, na may sahog, na labog at saka po ginataan po namin. Siya po yung inuulam po namin sa kanin naming saging. At saka po yung aming pong special po na inahanda o inahanda po sa aming bisita o sa aming pamayanan, kung may handaan po ay yung lugo. Lugo po siya na tinatawag po namin na ang halo po nito ay karning manok na native at saka po na o karning manok na ligaw galing po sa gubat. At ang kanin po nito ay special dahil po ay palay kaingin po talaga siya, native po talaga siya na palay po. Ito po siya. Yun lamang po at maraming salamat po ituli ang aming grupo na garamitan po. Thank you po. Very good. May tamis ang ngiti. Tamis ang sabaw ng buko. Oh, marami ba kayong natutunan? Patikim pa lamang yan. Binubuo na ho namin ang community-based tourism program upang mas lalo niyo pang makilala ang napakalalim na kultura ng ating mga kapatid na Mangyan dito sa San Jose, Occidental Mindoro. Pag ready na, imbitahin namin kayo ah! Kita kids!